Thank you. Grabe yung improvement ni Abram talaga. Thank you, Lord. Tinatakbo siya after ng school niya. Cherry Lee, alam mo ba, kada sundo ko kay Abram, binivideohan ko siya. Gusto ko i-compile yun. Kasi makikita mo dun talaga yung ano, makikita mo dun yung talagang happiness niya every time na susunduin ko siya. Mommy! So, kanina ma, sigaw na sigaw siya. Tawag na ano siya, Mommy, how are you? Na ganun lang lagi sa... Tapos ang bago niyang, anong, ang bago niyang word every time na makikita niyo, makikita niya ako, sigaw siya ng, Mommy, get your bag! Get your bag! Ibig sabihin yung, get your bag, get your bag. Kasi yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Kasi may ganun si, ano, ganun si Abraham. Kung ano yung madalas na sinasabi sa kanya, yun lang din ang nasasabi niya. Yun lang yung nagagaya niya. Kasi nung mga unang-una kasi, lagi niya nakakalimutan yung bag niya. Kaya every time natatakbo siya sa akin, ang lagi ko sabi, hello Abraham, get your bag, get your bag. So, eh, ngayon, natatanda, dala niya na yung bag niya, tapos sasalubong siya sa akin, sisigaw na agad siya, Mommy, get your bag, get your bag. Get your bag, pero yun, dala niya na yung ano niya. Tapos may ibang way siya kung paano niya sa akin magkwento. Hindi niya nasasabi sa akin eh. Ah, diba, pag tinanong ko siya sa akin, did you finish your snack? Did you finish your lunch? Ganun siya. Hindi niya ako nasasagot na yes or na, ah, yeah, done, finish. I finished my lunch. Hindi. Ang sagot niya lagi sa akin, pag sinabi ko na, did you eat all your food? Ang sasagot niya lang sa akin, clap your hands. Pag sinabing clap your hands, ibig sabihin, nagawa niya or natapos niya. Kasi yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Every time na mayroon siyang ginagawa, kunyari, may pinakain ako sa kanya, tapos inubos niya, magsisigawan kami lahat dito sa bahay. Okay, ako sino unang makakita? Kasi diba, sa mga nakakasubaybay sa vlog namin, alam niyo na hindi masyadong kumakain si Abraham. So, kung sino man yung makakita rito sa amin na naubos siya yung pagkain na binigay namin, kahit si Aaron na makakita, sisigaw yun si Aaron na, guys, let's clap our hands, Abraham finishes food. So, magpapalakpakan kami lahat. Guys, Abraham finishes na. Ganun. So, sisigaw, mayroon ko sino unang makakita, may sisigaw na ganun dito sa bahay. So, pagka tinatanong ko siya ngayon, pagka susundin ko siya sa school, did you finish your snack? Hindi niya sa akin ma-explain na, yes, I finished my snack. Yes, I eat all of my snack. Pero hindi niya nasasabi sa akin yun. Ang isasagot lang niya, clap your hands. So, ibig sabihin nun, naubos niya, nakain niya. Ganon, oo. May iba siyang way kung paano niya ikukwento sa akin. Tapos kanina, habang inaantay namin si Jacob, kasi nauna siya lumabas eh. Sabi ko, let's sit here. Let's wait for Jacob. Tapos, maya-maya, nung may mga lumalabas na estudyante, sumigaw siya, may tinuro siya, nakaklase niya. Happy birthday! Ganyan siya. What? Happy birthday? Tapos na pumasok sa isip ko, nung kanina nang paghatid ko sa kanya sa school, yung classmate niya na nasa unahan niya, sinabi sa teacher na, you know what, Miss H? It's my birthday today. Ayun, yung naalala ko, siguro kinantahan. Kinantahan siguro yung classmate niya ng happy birthday sa school. Tapos natandaan niya. Kaya tinuturo niya lang, happy birthday. Ibig sabihin may nag-birthday. Yun yung way niya, paano siya nakikipag-communicate siya sa akin. So yun, naintindihan ko, okay. Happy birthday? Did you sing happy birthday? Clap your hands. Ganun, sabi niya. Nakakatuwa kasi, may way na siya paano siya magkwento sa akin. Dati kasi wala siya, hindi siya nakakapagkwento sa akin eh. So, ayun. Mahal na mahal kita, Abram. Super happy ako for you, sabi ni Little Einstein. Thank you. Maraming salamat. So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikicheer. Every time na may nakikita silang bagong milestone. Giselle, thank you ha. Thank you, Giselle. Maraming salamat sa mga nakikicheer na minsan magsasabi, Mami, bakit parang isa ko sa mga sa family nyo? Kasi every time may nakikita silang milestone kay Abraham, nakikiiyak din sila sa akin. nakikipalakpak din sila na parang sila rin daw proud na proud sa achievement or sa milestones ni Abraham. So, thank you. Kasi parang ano rin daw sila, kapamilya din daw sila na nakikiiyak sa akin every time na naiiyak ako. Ayun, maraming salamat. Thank you, everyone. May mga inaantay na lang ako na mga documents, mga reports sa ano ni Abraham para ano, para
magpasa ako ng mga requirements kasi dito mga ate at kuya, no. So, hindi ko pa rin kukwento to, no. Sabi ko sa vlog ko ikukwento. Pero yun nga, share ko na ba? Ayun, na-diagnose si Ibram na may autism, mga ate at kuya. Na-diagnose siya ng may autism. Actually, nung kinausap ako ng, kinausap kaming dalawa ni daddy, kinausap nung developmental pedia, sinabi niya sa amin na ganun. Tapos may mga sinasabi siya sa akin na parang nakikita ko na parang she felt bad. Ganun, parang inaano niya na, parang nire-ready niya kami doon sa sasabihin niya, na parang inaano niya kung ano yung magiging reaction namin. Kasi every time na nagbibigay sila ng ano, ng news na mga ganun, eh, parang ang feeling nila, parang, na, ano, yung, alam niyo yun, parang nakikinsimpatya sila sa parents. Kasi alam nila, alam nung pedya na mahirap, magiging mahirap para sa parents yon. Pero sinabi ko na, no, we're okay. Kasi itong assessment na to, itong diagnosis na to, actually confirmation lang naman. Nung before pa na sabihin sa amin kung ano yung result, alam na namin, tanggap na namin. Kasi pag bagulang ka, lalo na pag nanay ka, sa simula pa lang, alam mo na eh, if something is wrong, kung merong mali sa anak mo. So, at the age of 1, napapansin ko na, May idea na ako na ano. Kaya lang, na-delay. Kasi andun yung, ano ko ba, andun yung, ano ko na, baka late lang. Tapos, nung nag 2 years old siya, sinabi ko na sa, ano, sa pedya namin, sa family doctor, sinabi ko na may napapansin ako sa kanya. Kasi very, parang feeling ko late na siya. Late siya sa milestone niya, late siya magsalita, tapos may mga ginagawa siya. Kasi syempre ako, binabasa ko, nagbabasa ako sa Google na ito'y milestone, parang something is wrong. So, nag-research na ako. So, nagbasa-basa na ako. So, mayroon akong idea. Tapos, sabi ng pedya na, no, ano, it's too early na, ano, na, kasi, ang gusto ko kasi, magpa-assess kami sa, ano, sabi niya, parang, it's too early na, sa edad na 2 years old, ipapa-assess na natin siya kasi babagsak sa mga exam, sa mga diagnosis, sa mga assessment. Kasi he's too young, sabi niya ganun. He's too young. Baka hindi pa rin yan. Baka mga makategorize nga siya na ganun. Kasi nga, masyado pa siyang bata. Sabi kong ganun. Ah, okay, ganyan. Pero nagpaano na ako, nagpa-appointment na ako. Dito mga ate at kuya, ang pagpapadiagnose dito ng kung may autism ka o wala, pwede, dalawang option mo. Isa sa private, sa government na institution, or sa private. Sa government, wala kang babayaran. Kaya lang, very mahaba yung ano, mahaba yung line up para makapag-antay ka. So, nag-antay ako ng ilang taon. From 2 years old na inano ko, halos 2 years ako nag-antay para lang makakuha ako ng line up. Sabi ko doon sa pedya namin, hindi, i-recommend mo na lang ako sa private. Eh, sa mga ano, kasi kailangan ng recommendation pa din eh. Nang recommendation ng doktor mo para makakuha ka ng private. So, kailangan, ano mo ko ng recommendation for private na assessment. Kasi, alam ko sa sarili ko na, ano, confirmation na lang. At saka at the same time, kasi mas, As a parent, mas maaga mong matanggap na mayroong autism ang anak mo, mas madaling magagawa ng paraan kasi magkakaroon ng mas maagang intervention, mas maagang therapy, yung mga ganun yung hinahabol ko. Kaya gusto ko na ma-diagnose agad siya para alam ko kung ano yung mga intervention na gagawin, kung ano yung mga therapy na gagawin. So, ano ko, no? Kaya sabi ko dun sa ano, nung tumungtong siya na mga 3, mag-4, sinabi ko na sa pedya na, hindi, i-recommend mo ako sa ano, recommend mo na ako, kasi gusto ko nang magkaroon ng intervention eh, kasi malilate na ng malilate eh. Sobra nang malilate yung anak ko. Kaya dapat mas bata, mas magawa na ng paraan. Kasi alam ko na pasok sa spectrum ng anak ko, pero I know in my heart na very moderate lang. Kasi nakakausap ko yung anak ko eh. Sumasagot naman siya, pero alam ko na ano, na pasok siya. Ganyan. Na ano ko, siyempre na pagbasa-basa naman ako ng mga ano. So, ayun.
yun, finally, nakakuha kami ng, ano, ng private na assessment. Yun, nakuha na namin ni result. Hindi naging mabigat sa amin mag-asawa na tanggapin na Abram, na may autism si Abram. Na may, pasok siya sa spectrum. Hindi mahirap tanggapin sa amin. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko, alam na namin. Confirmation na lang. At saka yung assessment na yun. Kasi dun sa assessment na yun, ilalagay dun kung ano yung mga therapy, kung ano yung mga ano ang dapat na gawin. Nakalagay dun lahat kung alin yung mga behavioral therapy, pati yung mga speech therapy niya. Marami. Ang dami nakalagay dun kung ano yung mga dapat na therapy na gagawin sa kanya. Tapos, aside from that, magsi 6 years old na si Ad, below 6 years old dito mga ate at kuya, malaki yung funds na pwede naming makuha, na pwede naming gamitin para sa mga therapy niya. 22,000 mga ate at kuya. Malaki yun. 22,000 below 6 years old. Yung ito, pero yung 22,000 na yun, hindi mapupunta sa amin yun. Hindi namin mahahawakan yun para gastusin. Yung 22,000 na yun yung funds na pwede namin gamitin para sa mga therapies niya. Kunyari, kukuha kami ng mga speech pathologies, tapos yung mga occupational therapies, kukuha kami, babayaran namin yun. Tapos lahat ng magagastos namin doon, i-reimburse namin yun, ipapasa namin yun sa ano. So, ganun siya. Hindi mabigat sa amin, and at the same time, may support kasi from the government kapag ang mga bata. So, ang ano ko doon, hindi masakit sa puso namin, at saka hindi rin masakit sa bulsa kasi kahit papaano may tulong sa government na para anuhin yung mga therapy na dapat gawin kay Abram. At saka mataas yung belief ng nung developmental pedya na magiging okay si Abram sa pamamagitan ng mga therapy kasi nakikita niya na matalino si Abram. Kaya lang ang mahirap daw kasi sa may autism. Alam niyo na alam mo na merong kakayahan yung bata, pero hindi lang nila alam. Kung katulad nung sinabi niya na ano, mayroon siya sinabi sa akin na talagang sabi niya sa akin, sila kasi yung ano, na yun yung napapansin ko kay Abram, sila yung mga tao sa may mga autism daw, sila yung nandun lahat sa utak nila, yung mga gusto nilang sabihin, yung mga gusto nilang gawin, pero hindi nila alam pa paano nila gagawin or sasabihin. Kasi nga, yun ang mahirap pasukin ng mga hindi daw nakakaintindi. Ang hirap pasukin yun. So, sa tulong ng therapy, sa tulong ng mga intervention na pwede yun, mas madali nating maano. Tapos yung sinasabi niya sa akin, ako, doktor ako. Kung sa normal na doktor, kapag pumunta ka sa akin, gagamutin kita, sabi niya sa akin. Gagamutin ka sila. Ako ang bahala sa'yo. Ako yung sa akin nakasalalay ang buhay mo dahil ako yung doktor. Pero sa mga taong may autism, advice lang ang kaya kong gawin. Ako, developmental pedya ko. Advice lang ang pwede kong gawin. Kasi ikaw na magulang ang talaga makakatulong, hindi ako. Kayong dalawa ng asawa mo ang makakatulong para maging okay yung anak mo. Kasi kayo yung nakakakilala sa anak nyo. Kayo yung gagawa ng paraan kung ano yung dapat na mas makakabuti sa anak mo. Itong therapy na to, kung ano yung mga solution na to. So, sa amin daw nakasalalay yung magiging, mas magiging ano ng mga anak ko, ni Abram, sa amin dalawa. So, yan. So, dapat lahat ng mga tulong, lahat ng mga pwede nyo ibigay na ano sa anak nyo, kayo yun, kasi kayo yung kasama sa bahay. So, ayun lang, hindi mabigat sa loob namin ng asawa ko. Tsaka malakas din yung ano namin na, alam nyo yun, yung every time na may makakita kami, na may mapapanood kami, hindi ko sinasabi na swerte kami tapos sila malas ano, pero alam niyo hindi ko maiwasan na magpasalamat pa din na hindi ganoon kalala yung situation ni Abram. Meron nga nagkwento sa akin, sabi niya, diyan lang naman sa ibang bansa yan yung ano na yan, yung mga autism na yan. Sa Pilipinas wala naman yan, mahina lang ang utak, ganyan 'di ba? Delay lang yan. Sabi ko, hindi, sa atin kasi sa Pilipinas kaya sinasabi na mahina lang or ano lang, mabagal lang yung development. Kasi nga, syempre, pag wala kang pera sa atin, di ba? Pag wala kang pera, kapag kapus ka, wala kang means para magpa-check up, para magpaano, para ipa-assess yung anak mo. Sa atin, magano ang magpa-check up, magpa-assess sa developmental pedya? Mahal. Mahal sa atin. Di ba? So,
Ay, hindi na da-diagnose yung mga batang may autism. Naakala nila bobo lang. 'Di ba? May mga kapatid tayo, may mga kamag-anak tayo na akala natin bobo lang kasi mahina, hindi nakakaintindi, pero hindi natin alam baka nasa autism spectrum sila na napabayaan na hindi nagawa ng paraan. Ganun. Kasi dito, kumbaga, i-assess kasi ng mga ano, kumbaga, kapag may pera ka, yung may mga autism sa atin sa Pilipinas, yun yung may mga pera eh, di ba? Sila yung may mga kakahiya magpapacheck up. Pero yung mga ganyan, hindi na-diagnose. Pero lumalaking, akala natin normal. Sasabihin, may mga iba pa nag-comment, ay, ganyan din si ano eh, nung bata eh, tita nyo naman, normal. Normal na kasi, nakakausap mo, sumasagot sa'yo, pero may mga bagay na parang, ang hina-hina niya sa pagre-reason at saka sa pag-aano. Kasi nga, yun, nandun siya sa ano na yun. Tapos ang maganda pa, dito suportado ng gobyerno. At katulad niyan, ang therapy dito, mga ate at kuya, mahal. Magre-range from 200 to 300 per hour dollars ang pag-therapy ng mga ano dito. Sana namin kukunin yun kung halimbawa 3 times a week. Sa speech therapy pa lang yun. Kung halimbawa, 3 times a week gagawin yun. Tapos, speech pa lang yun. Eh, may mga iba pa occupational therapy. Meron pang mga food chemero. Tapos, may mga behavioral. Ano pa? Ang dami nung inilagay dun. Saan namin kukunin yun, diba? So, nagpapasalamat ako kahit papaano. May makukuha kami sa government para doon gastusin yung ano na yun. So, ayun. But, okay. Hindi. Ready kami eh. Alam na namin eh. So, hindi masyadong mabigat nung ibinalita sa amin nung pedya na yun nga na nasa autism spectrum si Abraham. Hindi mabigat sa amin mag-asawa. Kasi mas maaga yung natatanggap, mas maaga yung na-accept na something is wrong with your son or your kid, mas maaga yung magagawa ng paraan. Papaano yung gagawin mong intervention. So, yun. So, ang asawa ko nung umpisa parang denial siya eh. Hindi daddy, sabi ko hindi. May mali kay Abraham. May mali talaga. So, yan. Nag-umpisa yan na marami akong napapansin yan eh. Isang example ha. Si Aaron, pag tinanong mo, where's your mouth? Sasagot siya. Ito yung mouth. Si Abraham, pag tinanong mo, where's your mouth? Ituturo ni Abraham. This is the mouth. Pag tinanong mo, si Aaron, na what do you use for eating? Pag tinanong mo si Aaron na, what do you use for eating? Hasagutin ni si Aaron na, mouth for talking, for eating, ganyan. Yan ang sasagot niya. Pag tinanong mo si Abraham, where's your mouth? And then pag tinanong mo siya, what do you use for eating? Hindi niya na alam. Mga ganun bagay ba? Because sa mga taong hindi nila napapansin na mayroong ano sa mga anak nila, ang iisipin nila, mahina lang ang utak. Alam mo yung sasabi, ay, ang tanga, ang bobo, ito lang yan, simple-simple nung tanong mo, hindi mo maintindihan. Iisipin ng iba na mahina lang ang utak, bobo lang, pero hindi nyo alam na nahihirapan sila. Ang sabi nung ano, minsan andun lang sa ano nila eh, hindi lang nila ma-explain. So si daddy, sabi niya sa akin nung una, sabi niya, nagiging praning ka lang. Daddy, walang masama kung ipaiaano natin, ipupush natin na mapapa-assist. Kasi kung wala, edi happy. Edi happy ako, kampante tayo. Eh, kung meron, at least magagawa natin ng paraan. Ganun. Eh, siya, ayaw niya kasi nung una. Di ako nalungkot actually nung nalaman ko yung balita. Ah, siguro, kung meron man ako na nararamdaman sa puso ko, yung worry. Nag-worry ako, alam niyo mga ate at kuya. Hindi ako nalungkot na si Abraham may autism. Nag-worry ako. Alam, naiiyak ako. Hindi daw ako nalulungkot pero naiyak ako. Alam niyo, nag-worry lang ako. Parang, what if yung, alam niyo, biglang may mangyari isa sa amin ni daddy. Alam mo yun, paano na si Abraham? Ganun. Kasi parang feeling ko yung ibang anak ko makakalaban. Makakalaban sila sa ano. Ganun, naiiyak ako. Kasi kahit na ma-therapy si Abraham, syempre, di ba, may mga pagkakataon pa rin yun na parang mahihirapan pa rin siya. Yun yung worry ko lang. Yung worry ko lang na baka paano pag, syempre, may edad na rin kami ni daddy. Kailan, anong edad ni Abraham?
anong edad ni Abraham yung makakaya na niyang, ano ba, yung kaya niya na yung sarili niya. Yung hanggang ilang edad kami ni Daddy. Yung magiging okay na siya. Hanggang anong edad si Abraham yung magiging okay siya. Yun lang yung worry ko. Pero hindi ako nalulungkot na may autism siya. Andun lang yung takot ko. Siyempre, diba, sa nanay, naiiyak ako. Kasi, sa ibang anak ko, siyempre, diba, parang feeling ko, kaya nila lumaban, kaya nilang makipagsapalaran ko, halimbawa, paglaki nila, diba. Paglaki nila, kaya nila makipagsapalaran ng walang tulong ko, walang tulong ng daddy nila. Yun takot ko, yung mga ilang taon si Abraham, magiging okay siya na kaya pa namin na nandito kami para supportahan siya. Yun lang yung worry ko. Sana, yun yung pinagdadasal ko na sana, kung halimbawa man na dumating yung time na, syempre, di ba, alam naman din naman tayo permanente dito sa mundo. Sana pag dumating yung time na mawala kami ng daddy niya, sana okay na siya. Sana okay na siya, yung kaya niya na yung sarili niya. Yun lang. Kasi yung iba, lalo na yung Aaron, ako, sabi ko nga eh, kayang-kaya lumaban niya sa mundo kasi palaban yun eh. Pero si Abraham, yun lang yung ano ko. Na sana bago kami mawala ni daddy, maging okay na siya. Pero yung sabihin na nalungkot ako na may autism si Abraham, hindi ako nalulungkot. Hindi ko kinahihiya yung anak ko na meron siyang autism. Mas worried lang talaga. Na sana maging mas malakas pa kami ni daddy hanggang sa maging okay na siya. Ayun lang. Ang drama na. Mag-MMK ka ba, Mami Chris? Nauhaw ako. Pinagpawisan ako. Maginaw dito sa amin. Pinagpawisan ako. Hindi na ano. Kaya pag-anak, diba, minsan may mga, minsan parang gusto ko manapok nung ano, minsan pagka, minsan diba, syempre sa mga vlogs ko, nakikita ninyo, iba yung attention namin kay Abraham, diba, iba yung treatment ni daddy kay Abraham, tapos may mga mag-comment na, bakit parang napapansin namin, lagi nyo lang si Abraham yung ano nyo, ganyan-ganyan, tapos parang hindi nyo na masyado napapansin si Jacob, or ano, ganyan-ganyan. Parang gusto kong manapok na itong mga to, parang mga ano. Diba, puro sipon na yung ano ko. Ayun lang. Tsaka sana mag-ano. Ahanap siya, diba, paglaki niya. Pag nagbinata na siya, ganun. Sana hindi siya madiscriminate. Siyempre, sana makahanap siya ng ano, ng babae na hindi siya ano lolokohin, kasi syempre, 'di ba, hindi nga ano, ayo lolong na nalulungkot sana, forever na lang ako hanggang sa buhay siya, forever na lang kami ng daddy niya para ano. Hindi ko mapigil. Paano niyo pa ini-explain kay Jacob ang kalagayan ni Abraham? Sabi niyo, sinasabi namin hindi namin ini-explain na sa kanila na Abraham is autistic. Hindi pa namin ma-explain kasi hindi pa nila maiintindihan 'yon. Sinasabi lang namin si Abraham is a baby. He doesn't understand this. He cannot speak this one. Sabi kong ganyan. So they cannot understand you easily. So you have to be very patient. Yan, naiintindihan nila si Jacob, si Abraham, naiintindihan nila si Aaron, naiintindihan niya si Abraham. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nila rito eh, kapag nakita nila na kumain si Abraham, kahit si Aaron ang nakakakita, ano, sisigaw na yan ng balam, kahit ano ginagawa ko, Mommy guys, let's clap our hands, Abraham eats his food, ganyan. So alam nila na si Abraham, ganun si Abraham na hindi kumakain, hindi ano.
So, very happy sila kapag nakikita nilang kumakain si Abraham. So, pagpapalakpakan kami lahat. Ina-explain ko sa kanila na hindi sa school, lalo ngayon kasi isa na yung school nila, ano, nasa isang school sila ni Jacob ngayon. Sinasabi ko kay Jacob na, Jacob, ano, you know, ano, ang pagkakaintindi pa nga ni Jacob, hindi nakakasalita ng English si, ano, si Abraham, yun ang pagkakaintindi niya. Kasi nga hindi sila kinakausap, diba, ng minsan, ng mahabang, ano. So, akala niya hindi nakakaintindi ng English, hindi nakakapag... So, Jacob, when you see Abraham, ha, pagka may nangaaway kay Abraham, ha, gabi ko, ipoprotect mo siya, ha. Every time na makikita mo si Abraham sa school, yayakapin mo, ha. Yes, mommy, every time he sees me at school, he will say, Jaybon! So, you will hug him because he's happy that he see you. He saw you at school. Ganun, ha? You hug him. Yes, mommy. So, alam nila na kailangan nilang i-protect si Abraham, si Aaron, ganun din. Kapag umiiyak, nung dati magkasama sila sa preschool, alam niya, kasi umiiyak si Abraham doon sa preschool dati. So, alam ni Abraham, ni Aaron pala, na kapag umiiyak si Jacob, kailangan niyang puntahan. Kasi, ang dahilan ng pag-iyak ni Abraham dati sa preschool na magkasama sila, pag hindi niya makita si Aaron, baby, si baby, hindi niya makita. So, pagka nagwawala na siya, hanapin niya si baby. Dapat magpakita ka, yakapin mo. Niyayakap niya, ganun ang intindihan niya. Tapos merong isa nag-comment, na alam ko concern lang naman siya. Naikwento ko yun sa vlog, teka sisingalan muna ako. Sabi niya doon sa comment na, masyado naman maagang. Masyado muna, Mami Grace, wag po niyo masamain. Masyado man po yatang baby pa si Aaron para bigyan na raw ng responsibility na to look after his brother. Sabi niya gano'n, masyado namang bata pa. Sabi ko sa kanya, hindi pagbibigay ng responsibility, yung pagbibigay ba ng responsibility, yung to look after your brother na yakapin, pahintuin na iyak, hindi naman responsibility yun. Ano yun eh, kumbaga, ano yun, ang tawag dun, ano, yung pagmamahal sa kapatid, tinuturuan ko kung paano niya mahalin yung kapatid niya kapag nakikita niyang umiiyak. Hindi responsibility yun. Parang, masyado na bang, ganun na ba, ano ngayon ang mga kabataan? Kasi bata yung nag-comment eh, parang medyo, ano, alam niyo, parang naaano ko, ganito na ba anong mga kabataan ngayon na parang, yung pagmamahal sa pamilya, isang responsibilidad na ba? Isang responsibilidad na ba ang ipakita mong mahal or pakita mong mayroong kang ano doon na gusto mong patahimikin or gusto mong yakapin? Responsibilidad na ba sa inyong mga kabataan yun? Kaya nalungkot ako, ano ba itong... Anong bang, maiisip mo ito, ano bang klaseng pamilya pinanggagalingan nito? Ganun ba yung tingin niya sa isang kapatid na gustong patahimikin or yakapin yung ano na responsibilidad na ba talaga matatawag yun? Sabi ko, ano ba itong mga batang to? Hindi ko inisip na binibigyan ko na responsibilidad si Aaron nung time na sinasabi. Kasi ivinlog ko yun eh, pinakain. Hindi ko inisip na napagbibigay ng responsibilidad kay Aaron na kapag nakita niya umiiyak yung kapatid niya eh ano hindi pag ano yun na nakakaloka lang. Nakakaloka na may mga nag-iisip ng ganun. Ano pong masasabi niyo sa mga biyana na plastic? Plastikin mo din, charot.